Monsignor Bravo and the Reverend Fathers, Mayor Brian and the Honorable Government Officials, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, labindalawa po ang apostoles at kaisa-isa lang ang mayroong title, The Beloved. At pagkatapos ng misang ito, isa sa buhay natin ang pagiging beloved sa pamamagitan ng pagmamahal sa isa't isa, lalo na sa mga mahihina. Kapag pinag-usapan natin yung love, kapag pinag-usapan natin yung pag-ibig, pagmamahal, hindi lang naman para sa may asawa ang pagmamahal. Kami ni Mayor, wala kaming asawa, pero marunong din kaming magmahal. Ngayong umaga, pag nilaya natin ang tunay na pagmamahal mula sa isa pang walang asawa, pero siya ay sinabihan din ng Diyos na siya ay beloved ni Jesus. Ang pangalan po ng madre ay Sister Teresa, taga Spain, taga Avila. Isang umaga, bumaba siya mula sa kanyang kwarto sa kumbento. Mayroong isang batang 8-10 years old lalaki naglalaro sa loob ng kumbento. Sabi ni Sister Teresa, "Hindi naman kami bahay ampunan. Bakit kami mayroong bata dito sa kumbento?" So nakangiti ang madre, sabi niya dun sa batang lalaki, "Good morning. My name is Teresa of Jesus. What is your name?" Sumagot yung batang lalaki, "Good morning. My name is Jesus of Teresa." Si Jesus po yung nagpakita sa kumbento, hindi pangkaraniwang bata, para sabihin kay Teresa, "You belong to me. I belong to you." Yun ang ibig sabihin ng pagmamahal. Yun ang ibig sabihin ng beloved. Ang ibig sabihin noon, sinabihan ng Panginoon si Juan, "You belong to my heart." Kaya nga, pinapakinig ng Panginoon yung pintig ng kanyang puso. Pero, sinabi rin ng Panginoon sa kanya, "You belong to me, I belong to you." Kapag tinanong tayo, nasaan ang St. John Cathedral? Sabihin natin, nasa Dagupan. Nasaan ang Dagupan? Baka pwede nating sabihin nasa Region 1. Tama naman po yun kung sa politika. Pero kapag tayo itinanong bilang mga Kristiyano at Katoliko, nasaan ang Dagupan? Ang sagot natin ay na kay Jesus. Dagupan is with Jesus and Jesus is with Dagupan. Yun ang ibig sabihin. To belong is to be loved. And to allow ourselves to belong is to allow ourselves to be loved. Ibig sabihin, we can only be beloved by allowing ourselves to belong. Isang gabi, habang tulog na yung mga madre, nagdadasal si Sister Teresa at nagpakita sa kanya ang demonyo, ulitin ko, demonyo, pero nag-anyong Jesus. Dahil nag-anyong Jesus, kinausap siya ng madre. Sabi niya, "Good evening, my Lord." At sumagot naman. Pero pagkatapos lang ng 1 minute, biglang napasigaw si Sister Teresa. Sabi niya, "You are not my Lord." Sabi ng demonyo sa kanya, "Paano mo nalaman? Ang galing." Sabi ni Sister Teresa, "You are not my Lord. You have no wounds. Hindi ikaw ang aking Panginoon kasi wala kang sugat. Sapagkat ang aking Panginoon nagmahal at nasugatan."
Yon ang pangalawang tanda ng beloved. Nakikita mo ang isang taong nagmamahal kasi sinugatan siya ng kanyang sariling minamahal. Kaya sabi sa banal na kasulatan, they will look at him whom they have pierced. Sinugatan natin ang kanyang kamay, sinibat natin ang kanyang tagiliran, ipinako natin ang kanyang paa sa krus, and those wounds are not wounds to be ashamed of, sapagkat ang sinumang nagmamahal ay dapat na handang masugatan. Yung pwede mong bunutin sa bulsa, madali yun eh. Yung pwede mong balutin ng regalo ng gift wrapper, madali yun eh. Yung pwede kang magbigay ng grocery o pera, madali yun. Pero yung pabayaan mong masugatan ka nung iyong minamahal at hindi ka gaganti at patuloy ka pa rin magmamahal, yon ang tanda ng tunay na nagmamahal. Kapag nakakita tayo ng silver wedding jubilarians, golden wedding, kulubot ang mukha, mahina ang tuhod, wala nang buhok o puti na ang buhok, pero kahit ganoon na parang sinugatan na sila ng panahon, they are aglow. You know why? Because wounds make the beloved more beautiful. At the sunset of our lives, the Lord will not look for stars. The Lord will look for scars, signs that we have loved. At nang matanda na si Sister Teresa, yung mga obispong katulad ko, pinahihirapan siya. At napareklamo siya sa Panginoon at sabi, Lord, I have served you all my life and look at this. The cardinals and the bishops are persecuting me. Why? Do you really love me? At sinagot siya ng Panginoon, Teresa, hindi mo alam kung gaano kita kamahal. Kung ikaw na lang ang tao dito sa buong mundo, mamamatay pa rin ako at mabubuhay, ganun kita kamahal. Pero sabi ni Teresa, nagpapalusot lang kayo? Mahal niyo ba talaga ako? At ang sabi ng Panginoon, at ito ay ginagamit ngayon, naririnig natin sa YouTube, pero ito ay originally kay Jesus. Sabi ng Panginoon kay Teresa, Teresa, minamahal kita, pinipili kita araw-araw. I love you and I choose you every day. Paano natin ipagdiriwang ang beloved? Hindi lamang 27 ang December. Hindi lamang 27 buwan-buwan. We celebrate our being beloved by choosing to love one another every day. Pinipili kita araw-araw. Ito yung beloved. Ito yung pagmamahal. Ang ibig sabihin ng beloved, you belong. Ang ibig sabihin ng beloved, you are ready to get hurt and be broken and yet continue loving. Ang ibig sabihin ng beloved, hindi lang minsan sa isang taon, pinipili kita araw-araw. May we love like the Lord.